Good day mga Copier Onlines. Idedemo ko sa inyo ang ating heavy duty paper copper. Ang model po niya is KBIW. So itong unit natin ay 17 inches width na pwede nating ikat at 17 inches naman ang length na pwede nating isa lang dyan. Okay. So sample tayo guys ng pag-cutting natin. Siya nga pala guys, ang unit natin ay pinapagana po ng electric po yan. And then, pwede naman natin gamitin to ng manual. Okay, subukan natin sa electric po. I-switch power on nyo lang siya. So, ito yung key niya para may power on nyo. Huwag nyong iwawala to guys ha. Kasi pag nawala to, may hirapan na kayo mag-switch ng power on niya. So, yung power indicator niyan, may kita nyo po naka-red siya. Okay. So, kailangan nyo po siyang i-on para mag-start yung motor niya. Yan. Ito po siya. So, pinapagana po siya ng electricity po na may meron siyang motor. Ayan. Ayan. So, sample tayo guys ha, para makita nyo yung ating cutting ng unit natin. So, ang gagawin nyo lang po, ipipress nyo lang po yung start button. Magka-cutting na po yan. So, ang ano natin, ang heavy duty paper cutter natin, ang pang kapal na pwede niyang ilagay po dyan, ayan. Ito po guys, papakita ko sa inyo yung kapal na pwede nating ilagay dyan hanggang 2.8 inches po. 2.8 inches po yung kapal na pwede nating isalang po dyan. Ayan. So, kagandahan yan, guys. Pag sinalang nyo yan dyan, yung kapal na yan, easy lang sa kanya. Ayan. Press lang natin yung start. Okay, kita nyo? So, easy lang po yan sa kanya, oh. So, ito yung ano natin guys, ito yung clamp niya para yung ating ikinakat hindi gumagalaw. Ayan. So, ito yung function naman nito guys. Ito yung para yung papel natin. Ayan. Paper guide niya to guys ha. Guys, ito yung paper guide niya. Kasi ang kadalasan ginagawa natin para mas maging pantay po yung ating ikinakat. Ayan. Ayan. Siyempre, kailangan natin tama po. Lalo na't pag marami kayong kinakat. Ayan. Ayan. Tatanggal ito ha. Para pantay-pantay yung ating, no? Ayan guys, oh. Ayan, para pantay-pantay yung ating cutting, kung marami kayong kinakat, ito yung function naman ng ating paper guide na yan. So, after nyan, ayan, tapos i-power on nyo lang ulit. Tapos start nyo. So guys, every time na magkakat kayo, kahit pa isa-isa, ayan, so, mapapansin nyo, pantay pa rin yan.
mapapansin nyo, pantay yan. O, yun yung trabaho ng paper guide para lahat ng ating ano, ginagawa, pantay pa rin ang output niya. So, ito pa isa guys sa pinakamaganda dyan. Guys, halimbawa, nawalan kayo ng kuryente. Halimbawa, nawalan kayo ng kuryente, nag-run out sa inyo. So, ang gagawin lang natin, pwede mo siya i-cut manually. Paano ba yung manually na yun? Ganito, ganito guys. Manual cutting. Nawalan kayo ng kuryente. Ang paper cutter natin ay semi-automatic paper cutter. Ayan. So, ginagamit natin yung semi-automatic paper cutter na may electricity. Ito kagandahan sa unit natin guys. Kahit walang electricity, magagamit natin ang ating semi-automatic paper cutter. Ito. Ikutin nyo lang ito guys. Ayan. Para maikat nyo po siya. Ayan. Nang mano-mano. Walang kayo ng kuryente, kailangan yung trabahuhin yung ano para hindi lang ma-pending yung mga ginagawa nyo. Ayan. Ayan guys. Tuloy-tuloy nyo lang guys. Aangat siya ng kusa. Aangat yan. Tuloy-tuloy lang ang ikot. So guys, walang kuryente yan ha. Yan ha. So, ito yung kagandahan niyan, guys. Ikinat natin na hindi tayo gumamit ng kuryente. So, pwede mo siyang gamitan, gamiting manual para makapag-cut ka. At pwede mo siyang gamitan na gamitan din ang electricity. So, double purpose po yung unit natin. Yun po yung kagandahan niya. So guys, yung blade naman natin guys, kagandahan sa blade natin guys. Ayan, pwede natin ipahasa. Halimbawa kung napapansin natin na medyo mapurol na. Itong blade natin guys, pwede natin ipahasa. Ayan. Ayan. Kahit sa amin po, pwede nyo ipahasa. Ayan. And then yung ano naman natin, kung nakikita nyo itong stick natin na to, ayan, cutting stick ang tawag natin dyan. So, nakakabili naman po tayo nyan. So, may mabibili din po sa amin ito, cutting stick na po yan. So, itong cutting stick na to, pwede mo magamit ng 4 times. So, square kasi yan. Pwede mo, kung napapansin mo na lubog na, angatin mo lang yan, and then, ilipat mo sa kabilang side. 4 na side, pwede mong paggamitan yan. Okay, so ito guys, yung ating balancing wheel. Ayan, ito naman yung motor ng unit natin. And then, belt type po siya. Belt type po siya. Ito, pag naputol or pag natumagal na, syempre, may life din siya. Makakabili naman tayo sa mga auto supply niya. Yung mga ganito. So guys, paliwanag ko po ulit, ang unit natin is KBIW. Ito po ay semi-automatic paper cutter na pwede nyo gamitin with electricity or without electricity po. Pwede nyo pong gamitin yung unit natin. So sana guys, may natutunan po kayo sa aking dinemonstrate. Hanggang sa muli po, maraming salamat po.